Buonasera. Good afternoon. Magandang tanghali. Welcome to Shirley's Kitchen. Ang ating lulutuin ngayon is about Romanian dish. This is their mostly. Ito yung breakfast nila. At ang karaniwang ginagamit nila ay this is what we call the dripping bread. Ang karaniwang ingredients nito ay pork, bacon, onion leeks, sweet onions. Pero yung tawag natin dito, ano yung puting sibuyo. Then we have the paprika, salt, para sa panlasa. At meron tayong tinatawag yung siling pang sinigang. So ngayon, akin pong sisimulan yung pagluluto para ito ay maging gabay nyo kung kayo pupunta ng Romania. At kung sakasakali man, alam nyo kung ano yung pwede nyo i-prepare sa employer nyo. Pero lagi ko sinasabi, before you do something, okay, make sure that you inform your employer. Kasi it is very important na kapag nagluluto ka, alam ng employer kung ano yung lulutuin mo para sa kanila. If they are really into pork, or if you have to also consider their culture, their tradition, baka naman yung paglulutuan mo, Muslim, definitely you cannot do this. So instead of using pork, you could also use beef if you really want to make a dripping bread, okay, for your employers. So now, what I'm going to do for this episode, okay, with your Shirley's Kitchen, is to show you how to do a dripping bread using your pork and bacon. Okay, ito yung common sa kanila. Basta sa Romania, mas okay sila sa pork. Okay, so baka bigla kayong magulat, ay marami dito pork. So, kung galing ka ng Saudi, if you really work in Saudi too long, medyo maninibago ka kasi dito pork. So, galing ka ng Saudi, bawal ang pork, bawal ang bacon. Siyempre, made of pork din yan. So, ngayon, mag-a-adjust ka. So, you have to know kung ano yung preference ng employer mo. Pero not all naman na pumupunta ng Romania ay nagluluto. So, this will be a plus for you people if you know how to cook. Okay, so the first thing that we have to do is we have to stir fry, okay, yung pork. Pero for me kasi, in order for us to make it more tender, we have to boil it up first. Then let it hanggang mag-dry up, okay? So ako, ang ginagawa ko yan, so I have to go on, instead of fry, I go for hot pot. Then I will increase into maximum in order for this particular itong pork para mag-hold. Pero in others kasi, medyo manipis, they just stir fry it, they put olive oil, pwede kang gumamit ng olive oil, hindi pa vegetable oil, hindi kasi common sa kanila yung katulad sa atin, we use coconut oil. Syempre, depende yan sa preference ng employer mo. So, sila more of them, they are more of olive oil. Okay? So, sa atin, pag sa Pilipinas, syempre, coconut oil, yan yung palm oil, o yung vegetable oil, yan yung common sa market. So, pag pumunta ka sa market dito, bibili ka ng olive oil, pumunta ka ng supermarket, pinta ka ng SM, yan. Pero, it is very, yung price niya, very, mataas. Kaya usually tayo common ang ginagamit natin yung coconut oil. Common kasi nakikita natin sa market. So, yun, habang hinihintay po natin na kumulo at mag-dry up ito, pati muna po tayo. So, as I've said before, if you go to Romania, you also need to know, aside from knowing their dishes, okay, Romanian dishes, you also need to know their traditions, their cultures, their culture, and kung paano ba sila sa tao. Actually, ang Romania is, they use Romanian language. That is one of the 5 Latin languages. So, kung ikaw ay pupunta sa Romania, at least meron kang konting alam sa Romanian language. Like, for example,
pakilala mo kung sino ka. Manomes Shirley. And you could also say, good morning, Muna Dininata. You could also say, if that is in the afternoon, you could also say, good afternoon, which is Bunasiwa. And in the evening, you could say, Bunasara. And if you're going to sleep, and you're going to sleep, you could say, not the Buna. Now, kung nagkamali ka, at medyo nagkamali ka sa employer mo, you could say sorry, so pardon, or you could say excuse. And if you want to say please, you could also say informal. Kung mas matanda sa'yo o boss mo, you could say barog. Kung mas bata sa'yo at ikaw mas matanda sa kanila, informal, in terms of informal conversation, you could say terog. Kung ikaw naman ay magsasabi ng nice to meet you, you could say mpare bine. If you say thank you, merci. Or you could say mursumes. If you want to say thank you very much, mursumes, warte mur. Yan yung mga basic na dapat natin malaman. If you say no, so no. When we say yes, da. So, for example, yes, da. If you say no, no. Okay, so it means, yun yung mga basic na kailangan natin malaman if we want to go to Romania. At least kung ikaw ay may nagsabi, gusto mo ba sumama? In Romania, English. And you could also say no. Gusto mo sumama? Yes, da. So, yung mga basic na dapat yung malaman ko in Romanian language, kailangan, hindi mo naman kailangan, marunong ka magsulat. Ang kailangan mo lang marunong ka kahit paano mag-converse. At hindi naman, lagi ko sinasabi, yung masterize ng iyong subject o ng iyong, ng lingwahe, ay hindi mo makakuha sa isa, dalawa, tatlo, o kahit isang buwan. As long kung hindi mo siya ginagamit. So, it means that you have to use it in order for you to really digest and deeply attach to the language. Kasi kung hindi, kahit ngayon, kung mag-aral ka ng 6 months, hindi mo naman ginagamit, doesn't make sense. So, kailangan habang nag-aaral, ginagamit. Sinusulat, nagte-text kayo instead of texting, thank you. You could just text merci, or you could just mulțumesc, thank you very much, mulțumesc foarte mult. So, that is only the basic in order for you to really deeply attach to the language. You have to, not to only to memorize, but to study it by heart, by using the language. So, ngayon, so, hinihintay pa rin po natin, mukhang next year pa ito matatapos. Pagpasensyahan niyo po. So, we will just boil it for a couple of minutes. So, after that, okay, what I'm going to do is that I have to really cook it well. Kasi pag hindi masyadong naluto, medyo matigas. Maganda lang to, pag manipis ang hati niyo, definitely, pwede nyo na siyang stir fry kasi sobrang nipis. Pero pag medyo makapal, so you have to boil it up. Tapos, medyo tender na siya. Tenderize talaga. Tapos, that's the time you stir it fry. Yung medyo magda-dry up, yung magda-dry, magda-drink na siya, magda-dry na. Mawawala na yung pag-ibigin nyo. So, pagpaganoon na po, pwede nyo na pong ilagay yung bacon. After that, medyo magmamantika, then you could put yung bacon. This one is common for Romanian people. They always use it as breakfast. So, that is what we call dripping bread. Kasi yung oil, yung fats, nung meat, same as nung beef, ay nung pork, and nung
bacon, magkasama yan eh. Habang tumutulo, nilalagay mo doon sa bread na may kasama ang onion, siling, parang sinigang, and onion leaves. Magkakasama. Tapos lalagyan mo siya ng paprika at saka ng pumpkin salt. Tapos kakainin mo siya ganun. So, depende sa inyo kung gusto niyo na may coffee for breakfast or kaya naman chocolate. It depends on you. Pero depende pa rin po yan kung ano yung preference sa inyo po yan. I'm just giving you some idea of Romanian dish and what is the common, what are the common foods or dishes in Romania. Okay, so we will wait for a while then we will get back, okay? Okay, again, this is it. Ati nang ipiprepare yung ang ating drinking bread, okay? So, don't forget to wash your hands before you prepare anything, okay? So, make sure na malinis, maliit ang fingernails, importante yan. So, ngayon, ang ating uunahin ay, okay? So, you have your onion. You have either of the two. So, kung gusto nyo mauna yung meat, bago yung onion, onion leek, sili, okay lang po. Kung gusto nyo naman, there are two preparations that I'm going to show you how. So, this is the first one. Okay? So, yung iba kasi, gusto nyo may oil. So, kumain yung oil. Yung oil. So, habang may oil. Okay? Yun yung napapaano sa kanila, yung oil. So, habang tinatanggal nila yung sumasama yung oil. Then, you put some onion. Okay? So, then, onion leeks, don't forget if you want to put some onion leeks on it. So, you have your onion leeks. Okay? Then, don't forget your chili. So that is the first, okay, and the other one is this. So you have your onion, so either of the two. So depending on the presentation of the finish of the onion, you have your onion leeks, this is what they call the onion leeks, okay, so that's it. So, we have to put some chili. Pakainin nyo ito, ha? So. So, ngayon ito. So, habang nilalagay. So, dapat may konting. Ayan. So, habang nilalagay nyo yung oil. So, manipis lang po talaga ang cut. Dapat, but you know. So, depende kung gusto niyo yung medyo toast. Kasi sila mas okay sa kanila yung medyo toast yung pork. Tapos habang, yung oil nandoon. So, these are the two types of how you want to prepare your dish. Your Romanian dish, okay, this is usually for breakfast, okay, so, kayo, yan, so, always remember, that what you have to do, okay, is that, you need to prepare, it depends on your employer's preferences, so, if your employer does not want pork because he is Muslim, or he does not want pork because he is an Adventist. So you have to know the religion of your employer before you prepare anything. But as I said, in Romania they are more of pork, okay? Pig, called pig. So that's it. We have the dripping bread, okay?
This is one of your Romanian fish. Again, thank you. Mercy, mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. My name is Shirley. My name is Shirley. Have a lovely day, everyone.